So guys, ayun, magandang araw sa inyo. So ngayong araw na to, Sarap TV Pilipinas. So nandito tayo sa Salagon, Camarines Sur. At eto, pupuntahan natin etong isa nating katropa. Nagsisimula ng isang food cart business. So silipin natin magkano ba yung nagastos niya sa isang simpleng pagsisimula ng ganitong klaseng negosyo. Tara, samahan nyo ako. Ang ganda, no? Simple, ano? Boss, magkano nagastos mo sa ganitong klase ng ano, food cart business? Ito boss, second hand lang naman yung padyak natin. Ah, itong padyak na to. Yung padyak. Magkano bili mo sa ganito, boss? Ano lang yan, nasa 3,600. 3,600. Ah, ayun, murang-mura, ano? Kasi usually yung mga padyak ngayon, umaabot na ng libo-libo, ano? Paano niya binigay sa inyo, boss, na, paano niyo napili na makabili kayo ng mura na ganito? Saan kayo bumili? Sa marketplace sa Tigaon, Tigaon marketplace. Kaya naka-post, naka-sale naman. Binibenta ng may-ari. Binenta ng may-ari. Buntis kasi yung may-ari kaya siguro nangangailangan ng pera. Yung asawa. Oh. Kaya binenta na. Tapos ito, boss, ano? Anong klaseng materyales yung ginamit mo dito? So ibig sabihin, padjak lang 'to tapos ginawan mo ng improvise, ano? Improve lang natin, ginawa natin ng food cart kumbaga kasi. Ayan. Tapos may tayo kaya more on may bubong kawayan na rin. Lang tayo. Maruging kawayan 'to o normal na kawayan lang? Normal na kawayan lang 'to. Pero ito matigas na mga kawayan. Etong mga kawayan na 'to kapag bibiliin mo magkano aabutin na ito? Meron ka naman mabibili na 10 ang isa. 10 pesos. So approximately pesos itong nagastos mo, boss. Magkano? 50 pesos lang. 50 pesos? Oo. Sa ganitong ay yung trapal magkano? Ito ano lang 82 pesos 1.5 yard. Lahat na yan 82 pesos. Oo. Tapos etong mga pako ano, 1 port lang naman 22 pesos. 22 pesos. So 82 plus 22, so 104. Yes. Tapos plus 50, 154. Yes. Plus 36. Ano, nasa 36 plus 154, 3754. 54. Tapos ano pa yung nagastos mo maliban doon? Ano pa ba? Wala na ata. So ibig sabihin, boss, sa 3,754, pwede na palang makagawa ng isang food cart na ganito. Oo, basta marunong ka lang magsariling gawa. So improvised food cart, ano? Improvised lang para makagawa tayo ng So magandang-maganda yung pasok mo ngayon, boss, kasi December. Ibig sabihin, yung mga tao, maraming pera. Yes. Talagang magandang pagsisimula ng negosyo. Tama. So, mag-negosyo tayo. Ito, boss, mga food business, ano? Business. Ayan. So, ito maganda yung pagkagawa. At least sa budget meal ang tawag nila. Nauuso na, ano, budget meal na food cart. Ito, talagang maganda. Ayos na yung pagkagawa, oh. Sulit na sulit. Tapos ito, guys, hindi na siya nagbayad sa labor cost dahil siya na rin yung gumawa. Since marunong naman si yung katropa natin si ano si Albert. Yes, boss. Ayan, talagang ito. So saan mo balak ipwesto to, boss? Ano, dun sa San Jose, dito lang sa San Jose namin, sa lugar namin para malapit lang. Ayun, talagang isang rota lang ano. Oo. At saka ang maganda nito, along papunta doon mabebentahan ka na, tapos pagbalik mabebentahan ka pa, so double purpose ano. Oo. Tapos, ang improvement sa lang na kailangan dito, konting pailaw-ilaw. Oo, tama. Ayan. Pero maganda na yung pagkagawa mo, boss. Talagang ano, matipay. At saka, mas maganda na ikaw na rin talaga yung gumawa para at least alam mo yung quality, ano. Yes. Alam mo kung paano didiskartehan. So, eto, boss, sinong magbabantay nito? Ako na lang din, tas yung kapatid kong babae. Ayun, talagang mahina na dito, boss. Magkano ina-expect mo nakita na ma-generate na income dito sa food cart na ganito in pero, per day? Kaya na rin ito ng mga 500 a day. 500 pesos per day. Yes. Wow, tamang-tama, no? Sulit na sulit na yun. Lalo na, mas malaki yung kita kapag ikaw mismo yung magbabantay, di ba? Kasi hindi ka nauupa. At saka, ano, lalo na kung magkakapatid kayo, talagang yung kita nyo, sa inyo na talaga ng buong-buo. Oo. At saka, mas mamomonitor nyo yung quality ng service.
dahil talagang ano, syempre kapag nag-customer service kayo, talagang kikita kayo ng todo, 'di ba? Kanya-kanyang push lang naman 'yan eh. So paano mo nakikita yung future ng food cart business, boss? Kailangan lang ano, nakikita ko 'yon sa pamamagitan ng sipag, dapat masipag ka sa pag titinda. Dapat ang una-una mong inaano, yung sarili mo, dapat sa'yo mismo manggaling, o oo, ipakita mo na kaya mo yung ano, gawin yung mga bagay na oo, pwedeng ika-improve ng sarili mo. Mm-hmm. Dapat sa'yo mismo, ikaw muna mismo dapat ang ano. Oo. So paano mo balak ka dapat muna sa sarili mo? Paano mo boss balak pangalanan itong negosyo mo? Ano ka, ano pa? Ano kaya maganda? Pinag-iisipan pa o pinag-iisipan ano? Pa kasi so dapat, dahil fresh na no? Fresh pa no. So ito guys, ano, mag-e-experiment pa lang muna. So, syempre sa unang sistema naman talagang ano, kailangan munang tingnan kung ano yung business na gusto mo at saka ano yung business na papatok talaga. At sa pagninegosyo naman, hindi naman talaga agad-agad na nakukuha. Pero syempre sa pagninegosyo, kailangan na rin yung malapit sa puso mo. Ayan. So eto, at least buong-buo. Ilang oras mo o ilang araw mong ginawa yan, boss? One day lang to, Sir Jun. Ah, one day lang? Uh-oh. Ibig sabihin, ang galing ano. Talagang nagawa ka agad ng ganito kabilis, ano. Pero anong preparation mo naman, boss, para magawa mo to? Determination lang para, ano, mapabilis. Tapos, siyempre, dapat gusto mo yung ginagawa mo para mas lalong mapabilis. Oo. Sinong katulong mo sa paggagawa ng ganitong food cart? Yung mga kapatid ko lang tsaka yung pamangkin ko. Ah, sila lang yung nag-aabot ng mga materyales sa'yo. Pero yung paglalagari, pag-ano? Ako na mismo noon. Para alam ko yung sukat. Tapos yung mga ano. Mm. Ayun. So, good luck boss sa ano, sa iyong negosyo. Sana maging magkaroon ka ng malaking kita. Yes. Pag nakita niyo ako. Magkano ang initial capital mo sa first? Ayun no, talaga naman, kaway-kaway. Magkano boss yung initial capital mo sa first days ng pagbubukas ng negosyo? Actually, di pa ano. Siguro, budget lang muna natin mga 2K. 2,000? Ayan. So, ibig sabihin gumastos ka na dito ng 3,700, ipasok na natin ng 4K para mabilis ang computation. Oo, no? Tapos magdadagdag ka pa ng 2,000, kasama na doon boss yung mga gamit na gagamitin mo. Ayan, so tamang-tama yun, at least paano magsimula ng isang food cart business in less than 6K. Ayun, di ba? Pasok na pasok meron yun, di ba? Meron ka ng business na pagmamayari. At least sa sarili mo yung oras mo, walang boss na magmamando sa'yo. Hawak mo yung oras mo. Yes. Kumbaga, kung kikita ka, dahil sa kasipagan mo, di ba? Yun yung kagandahan kapag may sarili kang negosyo. Yung walang magsasabi sa'yo na ganito yung gawin mo, ganyan. Ikaw mismo ang sarili mo. Huwag kang mag-cellphone, di ba? So, talagang hawak at kontrolado mo yung oras. Yun yung kagandahan kapag may sariling negosyo. Ito guys, dito pa rin sa Salugon, San Jose Camarines. So, isa na namang bagong negosyo, food cart business. Kasama natin si Katropang Albert. Ayan, dito sa pagsisimula niya ng isang munting maliit na negosyo. So, good luck pre. Ayan. At wish namin yumaman ka ngayong 2024. Diba? Yes, sabay-sabay tayo, pasama kami. Diba? Ayan, so good luck bro. Ayan, wish ko na maging maganda yung pagsisimula mo ng negosyo, tapos good luck at happy welcome to the club. Ayan na, di ba? Happy food, so, food business. Ayan, so hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat. Paalam. Grabe na. Siya na. Ayun, siya na. Hindi, ikaw pala siya nagarama. Ay, di, balik. Yan ang mga gusto, yan ang mga